Hi everyone! Sa video na ito, malalaman po ninyo kung paano mag-process ng NBA clearance through walk-in. Ang dami po kasing nagkakaproblema at madaming tanong sa akin kung bakit nagkaka-error po kapag nag-online appointment po sila sa NBA. Kaya po ako gumawa ng video na to upang guidean po kayo guys kung paano po mag-process ng NBA through walk-in. Ano yung procedure po nila at ano yung mga requirements. Kaya kung gusto po ninyo malaman, panoorin nyo po yung video na to hanggang dulo dahil ang video na to ay makakatulong po sa inyo. Kaya please stay tuned and please don't forget to subscribe. Thanks, TV. Kung isa din po kayo sa namumblema bakit hindi kayo makapasok-pasok or kapag open ng account dito sa NBA through online, nagkaka-error sa pag-payment at nagkaka-error sa pagpasok doon sa website ng link po nila, send kayo ng send ng OTP pero hindi pa rin napaprocess. Kung isa kayo sa mga nakaka-experience nito, good thing guys, don't worry dahil ang NBA ay nag-accept na po ng walk-in ngayon. Ang kailangan nyo lang pong dalhin ay at least 2 valid ID kahit wala po kayong appointment. At sa mga nagtatanong pala na kung ano-ano lang po yung mga ina-accept lang po nila na IDs, ito po yung mga list of IDs na ina-accept lang po ni NBA. Just make sure na ang dadalhin po ninyo ay yung po yung physical at yung po original na ID dahil hindi po sila nag-accept ng photocopy lang, ipapresent nyo po mismo doon sa kanila. Dahil meron akong nakasabayan, yun lang din po yung pinresent niya is yung photocopy, hindi po siya in-accept. So sobrang haba yung pinila niya guys, kaya para hindi po ninyo ma-experience yung ganitong scenario, much better po na dalhin nyo po yung original at make sure po na yung dadalhin po ninyo ay hindi po expired sa mga nabanggit at nalagay doon sa mismo ng IDs. Dahil meron na po tayo doon sa mga nabanggit na mga requirements, pupunta na po tayo sa NBA. Pupunta po kayo sa pinakamalapit na NBA site po sa inyong lugar kasi much better yun guys para hindi na masyadong malayo. Pero sa mga nagtatanong po na gustong pwede bang kumuha sa ibang lugar, well actually dahil isa lang po yung website nila at isa lang po yung account po natin ng data na pagkukunan, yes po, pwede po kayo kahit saan mang NBA branch po kumuha ng NBA clearance. At napadaan po kami dito sa Robinson Galleria dahil meron din po kami pupuntahan dito. Guys, dito na din po ako kumuha ng NBA. So mapapansin ninyo, inagahan ko po siya kasi hindi masyadong mahaba yung pila. Dahil maaga tayo, so mabilis lang po yung procedure dito. Sa mga first time job seeker po, kailangan nyo po mag-bring ng barangay clearance na naka-indicate na job, first time job seeker po ninyo para ma-experience nyo po yung benefits po na wala pong babayaran dito. Kung kayo naman po ay renewal at nakalimutan nyo pong dalhin ang inyong expired NBA, huwag kayong mag-alala guys dahil pwede po kayong kumuha kahit hindi nyo po dala yung NBA clearance po ninyo dati at kung nakalimutan man ninyo. At kung kayo naman ay nakapag-go through dun sa online application, pwedeng-pwede po kayo pumunta dito. Pero guys, take note lang po, much better po na tanungin nyo po yung guard na nagbabantay dito kung saan po yung pila. Baka kasi pumila po kayo doon po sa may walk-in dahil pag nakapag-go through po kayo dun sa online, pinaprioritize po nila kayo. Yun na nga, dahil nakaka-experience minsan most of the time na error dun sa website nila, swerte na lang po nakapag-go through po kayo, well, yun po, walk-in na lang po yung isasuggest ko po sa inyo. Guys, yung mga sinishare ko po sa inyo ay based lamang po sa experience ko po at hindi po ako expert dito. Gusto ko lang po i-share po sa inyo kung paano po yung procedure ng NBA to walk-in po. So bago po kayo pumunta sa biometric, pupunta muna kayo doon sa information na kukunin po lahat ng information ninyo at itatype po sa computer. Bago kayo makapunta doon sa biometric guys, kailangan nyo muna pong magbayad. Ang binayaran ko po dito is 240 pesos. Unlike po kapag mag-online po kayo is around 135 if I'm not mistaken. Mas mahal po siya kaysa doon sa online. Isa din sa na-experience ko, yung tinanong po nila kung saan po yung birthplace ng magulang ko, ng mother ko at yung father ko. Kaya if ever guys, much better po na alamin nyo na po kung saan po yung birthplace nila para hindi po kayo matagalan. Sa case ko po kasi medyo natagalan po ako kaya ayun, tinanong ko muna yung mga kapatid ko kung saan po yung birthplace. Hindi naman po exact
to, yung address, basta alam mo lang kung saan po yung province niya at ano po yung municipality niya. For example, guys, nasa Metro Manila kayo, sabihin nyo Makati, tapos NCR, ganun po yun, guys. After po nyo makapagbayad, guys, pupusid po doon sa biometric scanning at picture po. Guys, ang kagandahan pala dito sa NBI ay multi-purpose na po siya. Ibig sabihin, pwede nyo na po siyang gamitin locally at internationally. Unlike kasi dati, guys, na-experience ko po na kailangan nyo pa pong kumuha ng NBI local, tapos kapag kayo naman po ay mag-a-abroad, kailangan nyo na naman pong kumuha ng NBI for international. Pero good thing, guys, ngayon ay iniba po nila at multi-purpose na po siya. 1 year validity lang po siya. So after po ninyo mag-biometric scan at picture, mag-aantay po kayo na tawagin yung pangalan po ninyo. Doon nyo po kasi malalaman, guys, kung makukuha nyo po agad or babalik po kayo. Sa case ko po, bumalik po ako dahil may kapangalan po ko. Kapag kayo po ay may unique na pangalan, makukuha nyo po agad po within the day. Pero guys, kung kayo po ay nakaka-experience dati, kung for renewal yan ay meron po kayong kapangalan, for sure, guys, nababalik po kayo. 7 to 14 days po ang balik po ninyo kapag kayo po ay may kapangalan. Ayun, guys, dahil may kapangalan ako, bumalik pa po ako ng 14 days. Yun po, medyo matagal yung akin. Pero sa iba naman, guys, around 5 days to 7 days yung kanila. Ewan ko pang unfair yata sa akin. Pero yun na, guys, at nakuha ko na din yung NBA ko. Yun na nga, guys, sana po nakatulong po yung video na to. Kung nakatulong man ang video na to, please give me a like and please don't forget to subscribe para sa tuloy-tuloy na panunood ng mga informative video na makakatulong po sa inyo. Once again, this is Yanch and see you to my next vlog. Thanks, Tony.